Okay, bago tayo mag-start, shout out muna tayo. Pakipasyalan din po yung may mga channel.
Welcome back mga ka-WJT. Maggagawa tayo ng Envision na LED TV. I-on ko. Para makita natin yung sira. Yun. Nabuhay pero namatay. Familiar naman siguro kayo sa mga ganyang sira. Kadalasan yan yung sa backlight. O di kaya yung mga lumulubong kapasitor. Yung mga ganitong sira, pwede nating diskartihan o gawa ng paraan para mapagana lang natin yung sira na yun. Bubuksan ko lang muna to at para makita natin yung loob. Okay, napakas natin. Check ulit natin. Natin. Yan, nabuhay pa rin, pero namatay. Pero wala naman siyang loobong kapasitor. Ngayon, gawin natin dito. Tingnan natin kung saan yung galing. Okay, gagawin natin dito. Subukan natin hugutin itong kabilang side. Hanapin lang muna natin yung pinakamalabong liwanag. Try natin i-on. Yun, may umilaw pero nakikita pa, no? May ilaw siyang bahagya. Tingnan naman natin dito sa kabila. Ibalik ko lang. Tapos, tanggalin ko naman dito sa kabilang side para makita natin. I-on ko. Yun, umilaw siya pero malabo. Ibig sabihin, dito sa nakakabit na to, may problema. Okay? Off ko muna. Ibalik ko muna. Dito sa kinakabit natin na to, walang problema dito. Okay, on ko lang muna saglit. Ngayon, kung familiar kayo dito, siguradong palitin na yung mga backlight. May mga sira na yung backlight. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo, yung pinakamadaling paraan na. Dahil nandito yung sira, dyan tayo maglalagay ng kapasitor. Ang gagamitin natin dyan, yung kapasitor na 102 na 2KB. Ito lang yung gagamitin natin. Kita ko sa inyo kung saan natin i-coconnect. Yan. Kung makikita nyo, may dalawa siyang pinaka-wire, di ba? Yan yung connector. Magpaparele lang tayo dyan. Kung saan yung may problema. Yan sa dalawa na yan. Ipaparele lang natin. Okay, kakabit ko lang muna ito para mas maintindihan niya. Yung ganitong paraan ay pwede nyo magamit kung ayaw nyo magbaklas ng mismong panel. Pwede kasi kayong mabasagan pa doon. Simpleng discarte lang ito. Dahil dito sa taas yung problema, dito tayo magkoconnect ng kapasitor na 102 na 2KB. Ngayon, check natin dito. Ipaparallel lang natin yan dun sa mismong wire ng yung connector. Yan. Yan din yung connection lang. Nakabitan natin. I-check natin. Yun! Yun, nabuhay na. Oh. Ibig sabihin, kahit hindi tayo magpalit, pwede pa rin, di ba? Pero kung maganda talaga, palitan. Pero discarte lang, pwede rin naman to. Kumbaga, yung isang pinaka-fluorescent ay may pundi na. Pero, maliwanag pa naman eh. Pakita natin. Ano? Ang ganda pa naman yung pictures niya. Diba? Kita naman yun. Maliwanag naman dito. Ano? Okay. Ipakita ko sa inyo para mas maunawaan niya. Okay, yung ginawa natin dito, yung dalawang connection na to, naglagay lang tayo ng 102.
Yan. Nakaparallel siya dito sa mismong fluorescent. Okay, kung dito siya may pundi, ito naman yung lalagyan natin. Okay? Pero mabubuhay pa rin yun. Ngayon, kung dito siya may pundi, dito tayo maglalagay. Simpleng tutorial lang yung ginawa natin, kahit backlight lang. Sigurado naman may napulot kayong idea sa ginawa natin. Pakisubscribe na po at salamat po sa mga sumusuporta sa WGT. Thank you po. Yan, okay siya.